brothers and sisters, at meron na naman po tayong panibagong vlog. And today, meron tayong mano a mano, one on one, Bro versus Thomas. Pwede ba nating sabing Rolls Royce? Hindi. Rolls Royce. Rolls Royce ba yan? Oo, oh, ito Rolls Royce. Ito yung Mercedes. Mercedes? Pwede. Oh. Request po ng marami to kung ano ba ang maganda, ito o ito. So to start with, siguro piece by piece natin i-compare. So let's start sa barrel. Sa barrel muna tayo. Barrel. So bali sa Lolta Walter, bali sa barrel po ng mga ito, parehas daw silang Daw. Hindi ka be sure. Na Lothar Walter. Na kung pang HV yan, kung pang HB, parehas din silang polygon barrel ng Lothar Walter. Pero, magkakaiba sila sa specifications. Bali, hindi pa rin namin sure kung yung Lothar Walter na barrel na nabibili natin as is na Lothar Walter, ganun na ganun. Kasi kung baga ito galing sa raw, yung specification daw ng raw sa ang sinunod ng Lothar Walter. Oh, same then, with ano. Oh, ganun din sa Thomas. Bali kahit Lothar Walter sila, kumukha nito mas makapal ito. Diameter. Yung diameter nito 16.1. Mga 16.1 unlike sa ordinary na 16 lang or mas less pa. Oh, okay. So ano pa ba? Sa haba, same lang. Pero tingin namin kasi talagang hindi sila parehas. Kumbaga, pag sinisilip namin yung groove nito, iba dito, tapos iba rin dun sa talagang Lothar Walter na nabibili natin. Na standard. Okay, so barrel. So yung pagkakalagay ng barrel sa Thomas, maganda. Kasi kung dito if you can see, pero medyo malayo dyan, mayroong 5 screws dito. Ipapasok mo yung barrel dito, iipitin lang siya ng ano, ng ito, itong bilog na to. Yung screw hindi tatama sa barrel, yung screw nasa side. Bali, wala pong screw na tatama unlike, sa barrel. Unlike sa raw. Sa raw. Yung screw mismo yung hahawak sa barrel. Ito po, may screw po siya o, dito. Sa taas dyan. Bali, pag giniscrew po natin yan, nakikita po natin bumabakat yung mga screw sa barrel. Yun, tapos, dati meron pa sila sinasabi na kahit yung tension nun, yung pagkakascrew niya, may kinalaman daw yan sa accuracy pati sa harmonics ng barrel. Kaya siguro naisipan ng Thomas na gawin na ganito. Bali, kumbaga nakaband siya, nakaipit. Tapos itong band ang may screw. Ito yung nasa side yung screw, hindi sa taas. So yung screw walang tatama sa barrel. Okay. So ganda pa siguro noon. Madaling magpalit, no? Madaling magpalit ng barrel. Tapos madali din iikot kung i-index. Kung i-index mag. Pero ito rin naman madali lang kasi tulad nung iniisip natin na madaling iikot or i-index, pwede naman lagyan kasi ng timbol. Yeah, may timbol din. Kaya same lang sila sa aspect ng sa barrel na 'yan. Tapos one more thing sa Thomas, pag ipapasok mo yung pellet sa ano, sa barrel agad. Yung kasi nakatimbol eh. So dito ang nakikita kong advantage pag barrel agad, pagpasok mo ng pellet,
either mafe-feel mo yung masikip siya or maluwag. Maluwag. May advantage yung ganun. Unlike sa timbol, hindi mo mafe-feel yun. Pero kasi dito naman, dahil may timbol siya, pag nakuha mo na yung tamang index, pwede rin naman natin i-remove na yung timbol. Oo. Tapos, bubutas na tayo ng port sa may barrel mismo. Oo. Bali, magiging same siya nun na mararamdaman mo rin pag pinapasok mo yung pellet. Pero kasi dito, walang tumutulak kamukha nito. May tumutulak na, anong tawag dito? Yan yung basta yung gumagan, probe. Dito, yung daliri mo talaga. Kaya, mas ramdam namin dito yung pagpasok ng pellet. Okay, so parang same lang din, no? Same lang din. So pagkatapos ng barrel, saan tayo? Sa scope rail. Scope rail, sige. Sa scope rail. So sa Thomas, Picatinny. Tapos dito, dovetail. Dovetail, yun ang pinagkaiba na. Tapos 20 MOA na. Nakaangat na siya dito. Bali, yung scope natin, pag 20 MOA, mag mid-drop na ganun. Ang gamit nun, sa long range, kung tutuusin, diba? So, mostly, itong barrel na ito, magagamit lang sa 25 meters, eh. 20 MOA or wala, same lang siguro. Same lang. Dito naman, dahil dovetail din yung scope mount na sa ngayon, medyo parang iniiwan na nila. Halos nagiging pumupunta na tayo ngayon sa Picatinny lahat. Pero gusto, airgun? Oh, maganda. Hindi naman kailangan siguro, no? Dahil yung recoil hindi naman ganun kalakas. Wala masyadong, kasi dito sa totoo lang yung mga Picatinny talagang rigid na rigid, talagang hawak na hawak. Dito sa dovetail parang sexy lang siya. Okay. So move on tayo sa from scope rail, punta tayo sa cocking mechanism. Yan, interesting. Yung pagkasapo. Interesting. Sa Thomas, open. Ano ba ito? Ibubuksan mo to. Open mo to. Pasok. Close. Cock. Yun. Bigat natin. Okay na. Wala pong bala to, ha. Check na po namin ito. Bago tayong mag-vlog. Tapos dito naman sa raw, ikakak natin. Side lever din. Pasok yung bala. Tapos balik. Unlike dito, bukas pasok, bala, balik. Close, kasa. Medyo mas madaming ginagawa dito. Okay. Dekak natin. Okay. So, anong gusto nyo? Mas maraming maraming steps dito. Preferred namin to. Pero kung tutuusin, ito mukha lang siyang side lever. Yes. Pero ang sabi ng Thomas, hammer siya. Hammer. Siguro nakuha nila sa mga Pilipino na yes, magagaling natin. Kasi ito hindi na to receiver. Ay bali, ano ba tawag doon? Bali, unlike dito, nandito yung mechanism, ito nandito. Bali, nandito talaga yung pumapalo. Kaya ito hammer talaga siya. Okay. So, from here, lipat tayo sa spring hammer. Ano to? Adjustment. Nung una, akala namin, pag Thomas, kasi in-advise nila kami, Huwag na huwag nyong itutune, dahil nakatune na yan from the factory. Pero, pwede pala siyang itune. Dahil makulit kami, ginalaw namin. Itong likod na to, ito yung hammer spring adjustment niya. Ang ganda dito, hindi na kailangan ng tools. Ano lang, finger mo lang, ma-adjust mo na. Sa Thomas, ay sa Raw. Sa Raw, kailangan mo ng hex key. Adjustable din siya, yung hammer niya. So, same.
Okay. Actually, yung spring nila, halos same, no? Halos same. 12mm yung diameter nung yung bilog. Then, yung haba, dun sila nagkaiba. Tsaka, parang ang kapal nito. Mas mala. O, mas makapal yung spring niya. Okay. Tapos, wait lang. Tapos, ang... Sa mga hammer ba, pag hindi naka-load yung... Ay, preload? Oo. Lahat ng hammer, gano'n ba? Hindi. Meron, may preload. Ito po kasi yes. Napansin namin nung pag finifill namin yung pinaka-cocking, yung spring niya parang walang preload. Kung hindi mo siya kinak, wala siyang hindi siya, pagat. Hindi, relax lang siya. O, relax na relax siya. Yung ano. Unlike dito. Yan. Dito, hindi pa nakakak. Nakaipit sa pagkatono mo, nakaipit na yung nakaipit spring. Na. Yan. Bali, hindi masyadong mafafatig yung spring nito kumpara dito. Yes. Pero, meron akong ayaw dito. Oh. Ayaw ko dito. Plastic tong ginamit nila na humahawak sa spring. Hard plastic. Hard plastic lang. Bali, siya yung may tread. Unlike dito, yung bakal na to, yung stainless to, may tread siya. Kaya iniisip ko, kung hindi mag-iingat dito, pwede siya masira. Oh. Pero fault na namin yun kung sakali. Sa atin na yun, kung galawin kaman natin. Kung naka-tune naman lagi, hindi mo naman lagi yung ginagalaw yan eh. Pero sabi talaga nito, mas bawal galawin. Bawal galawin, ginalaw na. Okay. From here, lipat tayo sa trigger. Sa trigger. Nakadikap na yan ah. Dilikap. Nakadikap. Okay. Trigger, two-stage. Match grade. Match grade trigger. Pero naka ito. Parang naka Rowan Engineering kagad. Oo. So itong blade niya dito, pwede mong i-left, i-right, i-side, i-ano. Actually, doon sa raw, pwede mo naman palitan eh. So, soft trigger, alas same lang. Same. Wala kang tatapos sa trigger ng mga dalawang to. Pero from the factory, ako gusto ko na siya. Ako rin. Hindi ko... Gusto ko pa rin yung may kagat. Yung parang ramdam mo yung first stage, then papasok yung na second break stage. Break na second stage. Tapos ganun din sa raw. Bali dito, kailangan mo pang bumili ng Rowan Engineering para maging ganito yung feel. Pero from the factory, yung stock na trigger ng raw, sa totoo lang gusto na namin. Yes. Pahuli pa tayo. Sige. No. Sa chassis, anong gusto nyo ba? Aluminum or wood stock? Yes. Traditional, ang tawag dito? Modern. Okay. Ako dito pa rin ako. Actually, pogi. Kahit ikaw eh. Pogi pa rin yung may kahoy. Iba pa rin yung may kahoy. Parang, ito para robot na. Alam mo pa rin na baril siya. Alam mo pa rin na air gun siya. At parang... Kasi minsan nag-e-enjoy din kami nung nagpapalit-palit. Minsan gusto mo rin nagpapagawa ka. Naku-customize. Ibang color ng laminate. Okay. Sa bagay ito, pwede rin naman gawan. Mayroon. Pinagawan, no? Pinagawan na rin to. Kung gusto nyong palitan ng wood stock, pwede rin. Pero, naman. Sayang naman. Pati, dito kasi, kumbaga... Dito feel ko yung bigat niya, yung gravity niya or yung gravity pull nasa baba. Dito parang mas balance. Mas ramdam mo na may konting bigat yung taas, may konting or balance na talaga. Dito mas ramdam ko na mas stable siya dahil mabigat yung baba. Okay. So, mas advantages ba 'to? Sa pag gamit ko mas personal ano na yun siguro personal feel mo na yun kasi ako do yung raw kasi sanay na kami dyan eh ilang years na kami magkasama niyan eh ito bago lang nag-adjust pa kami parang feel ko ngayon medyo hold sensitive siya ito hold sensitive sa pag trigger mo parang ayaw niyang may weight ka sa chassis, sa hawak. Sa grip.
Mas gusto niya yung tawag doon, parang free hand. Free hand na free recoil. Yun, free recoil. Yung halos trigger lang hinahawakan mo. Unlike sa raw, free recoil or kapatong yung hand mo, okay lang. Oh. Pero baka hindi pa lang kami nakakapag-adjust dito dahil bago pa lang. O kaya kung mapapansin natin pag nanonood tayo ng mga video sa Iran bench rest, sa UK, gumagawa sila ng mga iba-iba nilang style. Oo. Parang sa pag-trigger ng trigger, talaga pinag-aaralan nila minsan ganyan lang. Minsan talagang parang konting-konti na lang ihawak. Yes. Halos yung dulo na lang talaga yung tumatama. Kung ano siguro ang ano, yung gawin nyo, yun na lang gawin nyo. Okay, so lipat naman tayo, regulator. Yung regulator, actually binuksan namin to, nabukas na namin to. Idle hands. Sabi nila Yuma nga po yung Thomas, naka Yuma na. So yung raw naman from the factory, hindi pa siya naka Yuma, pero pwede natin lagyan ng Yuma battle regulator. Yan, naka Yuma battle regulator na siya. So dalawang regulator doon. Yung original, naka-bypass. Open lang siya. Oh, naka-bypass. Open lang siya. Nasusunod yung Yuma regulator. Pero yung ngayon yata din nauso yung nagdo-double reg. Iba, ayaw na nila i-bypass. Pinapaandar nila parehas. Pero kami naka-bypass lang. Oh. Tapos dito, yung regulator, sinusunod namin sa tono namin. Dito kasi, dahil nga Thomas siya na pwedeng... Yung pinagmamalaki ng Thomas na pwede three siyang... 3-in-1. 3-in-1. Pwedeng LV, HV, open. So, di pa namin ginagalaw yan. Bali dito, mataas yung regulator niya. 120 bar. May nasilip kami number. Hindi kami sure. Pero 120 bar. Dahil sinukat. Okay. Tapos dito, kumbaga, kung mag-a-adjust ka na dito, kung anong gagawin, gusto mong gawin siyang LV or HV, kailangan mo pang galawin. Unlike dito, dahil may jet, dun siya nagparang sumasakal. Yes. Okay, next. Fill port. Ayun, yan na. Exciting. Dito yung fill port niya, quick fill. Ito naman, dahil naka-Yuma nandito. Yan. Huwag nyo lang gagalawin yung original. Original, wag na wag yung kakargahan dahil mayayari. So, pareho silang quick fill. Okay. Ito yung interesting. Yung Thomas po, walang gauge. Yun ang mahirap. Wala po kayo makikitang gauges. O gauge. Okay. Dito. Kaya pag may sumingaw, hindi po natin alam. Unlike dito, pag nakita mo yung gauge ng battle, bumaba, hindi mo nang ginalaw, alam mo sumisingaw. Dito, hindi nyo po alam kung sumisingaw. Unless, ikak nyo, putok nyo, wala nang hangin. Okay. Tapos dahil wala siyang gauge, mahirap kargahan. Kung tinatanong nyo paano namin nalalaman, dun sa pangkarga, yung gauge dun, bali, mas maganda kung yung pangkarga nyo regulated din. Yung may nabibiling ganun, di ba? Oo. Bali, nabibili po yun para kung gusto mo 150 bar lang yung karga mo, pag kahit i-todo release mo yung natawag yun, pagbukas, okay lang kasi 150 lang talaga ipapasok niya. May nagtipid ba si Thomas doon? Hindi ko rin alam. Baka ayaw ano niya. Ano ba kayang advantage? Ayaw niya siguro nakikita na may gauge. Oh, pero mahirap. Mas maganda na rin nakikita mo yung hangin mo. Tapos, alam mo rin kung sumisingaw. Pagkakarga ka, alam mo kung hanggang saan ka lang kakarga. Tsaka hindi natin alam yan, baka lagyan natin. Pwede. Okay. So, wala na. Yung bali yung tank na to, titanium. Sa particular na raw na to, aluminum siya. Tapos, ibang... Pero may titanium din, tsaka meron din yung Inocom, ang tawag doon, CF. Carbon fiber. So, pili kayo. Titanium, alam ko 380cc ito eh. Ito, ilan ba ito? 500cc. Pero sa, ano naman, competition,
Pasok lang. Pasok naman yan sa ano? Sa isang paper. Tatapos mo sigurado yan. Hindi mo kailangan maraming putok. Tapos, wala na. Anong madaling gamitin? Ito o ito? Ito malagay niyo. Kasi mas sanay pa rin ako sa raw. Dahil okay. Siguro matagal kong ginagamit. Tsaka kahit... Actually, mula nagka-raw ako, puro raw na yung binili ko. Oo. Medyo ayaw ko na ng iba. Pero ito, pag-aaralan. Yes. Siguro, dahil bago pa lang talaga siya, hindi pa namin nakakabisado talaga. Pero, don't get us wrong. Magaling. Oo. Either one dito, magaling. So, pero yung Thomas, may special feature yun ng jet. Oo, yun. Bali dito yun. Yan. Dito nakalagay sa may... Pwede. Ito. Change ka lang ng hex screw dito. Iba-ibang haba niya. Yung mahaba, yun yung pang-LV. Pang-LV. Yung medium, pang-HV. Yung pinaka-smaller na hex, yun yung pang-open. Pwede mo yung laro na open. So, 3-in-1 gun. Pero pag-LV, magpapalit yes, ka pa rin ng barrel. Barrel. Kasi sinubukan namin yung barrel ng ito, yung polygon, parang ang hirap sa 8.4 na bala. Hindi siya. 8.4 grains. Magpalit ng pang-LV na barrel. Kaya nung binili namin to, bumili na rin kami ng pang-LV na barrel. Na galing sa Thomas. Pero from HB to open, no problem kayo. Palit lang ng hex screw. Pero hindi pa namin ginagawa yun. Kasi ito pa yung interesting sa price. Yun. Price is $3,500. $3,500 ito, $2,000. $2,100? Yeah. Parang ganyan. Doon kami, binila namin ito, second hand. Yun. So, pili kayo. 3-in-1 gun, $3,500, or dedicated gun na isang lang for one specific use category. Of category. So, iwi-weigh nyo kung 3-in-1 eh. So, nakatipid ka ba na isa na lang yung baril mo para sa tatlong baril? Or bibili ka ng isang baril for specific category? So, kung 3-in-1, abot ka ng 6,200, ay 300. Dito, 3-in-1, 3,500. So, para makakatipid ka dito, di ba? Pwede. Pero, gusto mo ba yung ganun? Kasi sabi nila, pag yung baril mo tumatama, huwag kang gagalaw. Yun. Kasi ako, kahit magkaroon ako ng pang-HV nito, kung mag-LV ako, siguradong gagamit ako ng another gun. Ayoko nung papalit kang barrel. Maglalagay ka ng hex screw dito tapos i-adjust mo pa yung hammer spring. Hindi, actually kahit hindi yung hammer spring. Dito lang talaga sa di ba? Hindi, hammer spring. Pati hammer spring. Ah, ganun ba? Nasa po yun? Nasa site ni Thomas. Nasa YouTube, makita nyo. Ginalaw niya yung hammer spring. So kami kasi we use one gun for one category. Yan, ganyan po yung gun lang. Pero malay mo, kasi may mga tao talaga gusto nila one gun fits all. Parang gusto nila lahat ng laban, iisa lang talaga yung dala nila. So yeah. Actually magagaling sila. Okay. Kasi yung iba lumalaban ng open pang LV pa rin yung gamit. At nananalo. So yan po. Pili kayo. Thomas or Raw. Sana nabigyan natin kayo ng tips sa mga kasi marami din interesado talaga. Okay. Marami interesado sa Raw, marami rin interesado sa Thomas. Pero abangan ninyo sa susunod namin vlog. Shoot natin parehas. Shoot natin. Okay. Yan, maraming salamat po P Brothers Ergan PH. Please subscribe. Bye. Bye.